problema nga lang ngayon, paano na naman namin ipaliliwanag ito kay Santino? Nailagay yung bangkay ng nanay mo sa isang mass grave. Hindi mo naman hapang nanay mo. Bakit naman pati yung ginamit niyo? Ang ano? Ito. Kung hindi ikaw nagpalabas ng mga flyers na yan, Mayor, eh sino? Ang asawa ko. Salbahin ka, Santino! Rico, tignan mo itong ginawa mo dito! I hate you, Daddy! Rico! Rico! Tignan mo yung nangyari. Lumusog yung anak mo sa monastero itong nuntok. I'm sorry, okay? Ikaw kasi, lagi mo lang ako pinangunahan. Palagang pinaparamdam sa akin na mas magaling ka. Bakit ako kumikilos ng hindi ko alam? Enrique! Ilang pa lang ako kong inaapi mo? Pati anak ko! Mama? Remember me? So big. Oh, anong nangyayari? Wala po, Mama. Away mag-asawa lang po. I hope so. Sana naman nagpasabi kayo. Sana na pick up namin kayo sa airport. Kung nagpasabi ako, hindi ko sana maabutan itong away mag-asawa nyo. I regret na yun ang nakita nyo. Pero tanong mo sa Malena, ngayon nangyari yan. Di ba, Malena? Well, kaya nga ako umuwi dito. Para siguraduhin wala nang mga aaway sa apo ko at sa anak ko. Enrique, simula ngayon, dito na ako titira. And we'll be one happy family. Oh. Welcome, Mama. Sino naman to? Oh, this is Robert, my personal assistant. He takes care of practically everything for me. Kung nasaan ako, nandun din siya. At dito rin siya titira? Siyempre! Bahay ko ito. Dito titira si Robert. Mauna na ako. Mauna na ako sa munisipyo. Iniiwasan mo ba? Hindi naman ba? Marami na akong asikasuhin. Alam niyo naman, may araw pa na bahay na to. I know. Because of my daughter. Hindi ka man makakapwesto dyan kung hindi magaling ang asawa mo. Di ba? Alam ko yung Mama. Kaya nga, mahal na mahal ko to si Malena eh. Di ba, Malena? Sige po. Sige, parang. May bata naman palang nawala sa San Gabriel, ah. Pangalawa na yun. O nga, ayun ang balita din. Doon sa San Rafael, may mga nawawala. May mga nawawalang bata sa San Gabriel? Oo, eh. Nung isang araw. Pero sa San Rafael, mga dalawang linggo na nakalipas, may mga bata rin nawawala. Akala nga nila nag-layas lang, eh. San Gabriel, malapit lang yun dito, ah. Ano raw nangyari sa investigasyon nila doon? Wala pang linaw eh. Pero dun sa dalawang kaso, may nakitang pulamban bago nawala yung mga bata. Tingin ko nga, mga sindikato yun eh. Yung tatlong batang nawawala sa San Rafael, eh magpipinsan yun. Malay mo, naisipin na lang magpunta sa isang kamag-anak. Tapos hindi nagpaalam. Kaya nawawala. Yun lang yun. Pero sir, may dalawang kaso pa sa San Gabriel. At pareho nakita yung... Pulang sasakyan. Eh, haka-haka nga lang yun eh. Hindi nga sigurado yung nakasaksi kung yun nga yung nakita niya. Pero, Hepe, hindi naman siguro makakasama kung magdadagdag tayo yung mga pulis na nagpapatrolya. At saka kung maglalagay tayo ng mga checkpoint sa mga exit ng Bagong Pag-asa. Kayo talaga mag-asawa, oh. Paano hindi makakasama yun? Eh, mga pulis natin, busy sa lahat siya sa kanilang mga kasong iniimbestigahan. Oh, paano ko ilalagay ko sila sa patrolya? Paano yung mga kasong hawak nila? Paano yung mga biktimang naghihintay? Alam naman ninyo that justice delayed is justice denied.
at yan ay dahil sa pagiging paranoid niyong dalawa. At pagkatapos, pag naglagay tayo ng checkpoint, paano yung paglabas at pagpasok dito ng mga goods, supplies, at saka mga produkto dito sa ating bayan? Hindi pati yung ekonomiya natin dinamay ninyo? Ikaw siya. Ito pala ang bagong pag-asa. Ang bagong pag-asa. Ano tayo? Alam mo, Zelda, siguro dapat kung meron akong gustong gawin, ipadaan ko muna sa mga kasama natin mga pulis. Siguro mas makukumbinsi si Epe. Dahil kung sa akin nagagaling, binabara agad kahit may katwiran. Ay, naku, pabayaan mo na lang. Ang gawin natin, kausapin natin yung mga iba nating kasamahan para magpatrolya. Totoo, nakikinig naman sila sa'yo eh. Kaya ka pala mukhang problemado. Eh, dumating pala yung biyanan mo, eh hindi mo naman sinasabi sa akin na takot ka pala sa kanya. Hindi ako takot sa kanya. Eh, ano yan? Kung hindi ka takot sa kanya, bakit alam mo lang ang iniinsulto ka na't lahat, hindi mo pa siya masagot? Yelde, lahat ng meron kami ni Malena, lahat, sa kanya galing yun. Ngayon, magkamali lang ako ng konting pagkakamali. Pwedeng lahat ng pinaghirapan ko mauwi lang sa wala. Ngayon, siguro naiintindihan mo na kung bakit napaka-importante sa akin yung gintong Santo Niño, yung 100,000,000. Pero ngayon ako nakahawak ng ganung kalaking pera. Sa akin lang. Baby, alam mo na ba ang balita? Oh, dumating na yung nanay ni Malena. Oo. Oh. Yung nanay po ni Tita Zelda, dumating na? Oo, si Doña Anita. Naku, eh dyan pa nga raw titira sa bahay ni Mayor. Kasama pa si Stella. Pati si Stella dumating din po? Oo, si Stella. Ikaw ah, kalalaki mong tao, napaka-tsismoso mo ah. Dito na nga kami. Higigira. Oo. Hoy, Mami. Ano na naman yan? Ito na ang sagot sa mga problema natin. Ano? Ito na yun. Sweetheart, si Doña Anita, ang totoong suki ko sa alahas. Yan si Malena, eh minana ko lang naman yan eh. Ang totoong mayaman, eh yan si Doña Anita. Pipintang ko yan, sweetheart. O ngayon, o suki mo na ako suki. O ano naman ang ibebenta mo? Sweetheart, hindi mga alahas ko. Tulad nito. Oo, papatungan ko lang naman to ng konti para mapaigot ko kagad yung pera. At alam mo yan si Doña Anita, konting sales stock lang yan. Kaya kong bentahan yan. Kayang-kaya ko yan, sweetheart. Nakugusan niya to. Ito mga ganito, yung malalaking ganito. Iwala ka. Mama, bakit kayo umuwi ng Pilipinas? Ayoko na sa Amerika, iha. Total, may mga managers naman ako doon, kaya hindi na ako kailangan mag-full-time sa negosyo. Gusto ko nang magpahinga dito, iha. So tired. Then rest. Oo nga pala, Mama. Si Zelda, dito rin nakatira sa bagong pag-asa. Kasama pa ba niya ang Mariom yun? I suppose so. Pulis na rin siya. Isang araw magkikita rin kayo. Kaya sinabi ko na. Hindi ko na siya anak. Wala na akong pakialam sa kanya. Rico, kay
kahit kailan hindi maagaw sa'yo si Daddy. Alam mo kung bakit? Bakit po, ate? Kasi paborito ka niya. Ikaw yung baby niya. Kaya kahit kailan, huwag mong iisipin na may mas mahal si Daddy na iba. Okay? Hi, Ma. Hi, babies. Happy ako na kakalakad ka na ulit. Thank God. Ah, nga. Ma? Sorry sa mga nagawa ko dati. Hayaan mo na yun, nakaraan na yun. Yun lang ang naisip ko. Stella, ngayon ba na nandito ka na ulit? Magiging problema ko na naman ba si Kokoy? Hindi nga. Nandito si Mama? Oo, Tito Zelda. Yung pungusap-usapan kanina sa grocery. Kasama nga daw po si Stella eh. Siya dito sa Pilipinas. Gusto kong magkausap na kami. Gusto kong magkaayos na kami. Kausapin mo. Baka naman ngayon mapatawad ka na niya. Tayo. Dati-dati nagmamadali kang umalis, ha? Ba't nakahiga ka pa dyan? Nakatamad pa ako umuwi ng bahay. Dahil sa biyanan mo? Oo. Ano bang iniisip mo? Gusto mo ba ipatira natin sa mga bata yan? Sira ka ba? Biyanan ko yun. Eh, akala ko ba ayaw mo ng biyanan? Hindi ako mamatay tao, Tilde. Sa isa pa, kailangan ko siya ng buhay. Ano ka ba? Pabor nga sa'yo yun eh, ha? Isipin mo. Eh di pag nawala siya, syempre yung kayamanan niya mapupunta sa inyo ni Malena. Oh, eh di syempre, kalahati nun sa'yo na yun. Aba, malaki rin yun, ha? Alam mo, Tilde, ang utak mo ganito ka di. Hindi mo naiintindihan ng mga bagay-bagay. Meron akong mas malaking bagay na kailangan sa kanya. Mas mahalaga pa. Kailangan lang ayusin ko itong sitwasyon para hindi ito sumabog. Gusto ko dito siya sa bagong pag-asa. Ang labo mo naman, babe. Gusto mo nandito siya, pero ayaw mo sa kanya. Eh, ano ba talaga? Kaya yun. Huwag mo na nga intindihan dahil hindi ko man pinapaintindi sa'yo eh. Kailangan lang ko makahanap ng paraan para hindi maging empero tong buhay ko habang nandito siya at habang hindi pa buo ang plano ko. Okay. Malena, hindi ba umuwi dito ang asawa mo for dinner? Busy kasi siya ngayon, Mama. Malapit na kasi ang eleksyon next year. Marami siyang inaasikaso, kaya lechab palaging nakaka-uwi. Siya nga pala. Ano nangyari doon sa pinagyayabang niyang kasing resort? Hindi na po namin tinuloy. And why not? Ngayong mayor na ang asawa mo, kakayanin yun na yun. Nag-iba na kasi ang priorities namin, Mama. Lalo na ngayon that Enrique is in office. Ang sabihin mo, hindi talaga magaling yung asawa mo. Just as he was back then. Mama, magaling naman po si Enrique. Hindi niyo lang po nakikita. Oh well. I have the rest of my life to find out kung magaling nga siya. Dahil plano kong dito na ako mamatay. At habang nandito ako, hindi pwede sa akin tatamad-tamad yung asawa mo.
sakit pa pag pinipisil? Hindi na po masyado, Father. Okay na po ako. Sige, teka ha. Oh. Matulog, aray ko. Matulog ka na, ha? Sige. Father? Oh. Salamat po, ha? Saan? Sa pag-aalaga niyo po sa akin. Hindi ko po kayo makakalimutan. Ito talaga? Ikaw, anak ko, ano-ano mga sinasabi mo? Ha? Matulog ka na nga. Sige, pe. Text mo lang sa akin yung confirm kung schedule bukas, ha? Jason, hindi na ako lalabas. Sige, umuwi na kayo. Maaga kayo bukas, ha? Oh, yung mama. Tulog na. Good. Tigat ng katawan ko ngayon. Tama-tama, patulog ako ng maaga. Kaya si Robert nasa kwarto mo. Anong ginagawa ni Robert sa kwarto ko? Honey, hindi naman pwedeng malaman ng mama na pagkaiba tayo ng tulugan, hindi ba? Baka kung ano pang isipin niya. Pasensya ka. Ton, okay lang ba itong ginagawa natin dito? Oo naman, bakit? Ano kaya kung mag-doorbell tayo? Baka tayo magnanakaw eh. Teka, gusto ba mabaril tayo? Kakausapin Tita Zelda yung nanay nila, no? Ano mo, Tol? Daanan na lang muna natin yung aptitude exam ko. Baka makagulo lang tayo dyan. Tara. Tara. Father, gusto ko lang pong sabihin sa inyo ito. May nasagap po kami impormasyon na may insidente daw po ng mga kidnapping dito sa karating bayan natin. Eh, kailangan po ng iba yung pag-iingat. Baka ho, magawi dito yung mga yon. At si Santino, huwag niyo sana yung pinalalabas ng nag-iisa. Sige, sige. Salamat at sinabi mo, Marion. Hayaan mo at sasabihan ko ang mga pare. Si Zelda nga pala, nasan siya? Ah, nandun sa bahay nila. Dumating na ko kasi yung mama niya. Ah, umuwi na si Doña Anita. Opo. Matagal na rin siyang nawala rito, no? Opo. Eh, yun, nandun si Zelda. Susubukan niyang makipag-ayos sa kanya. Mario, ipagdasal natin na maayos ang problema nila. Salamat po. Ma'am Estela, may bisita po kayo. Tita Zelda! Estela, kamusta ka? Tita! Namiss ko kayo. Nalaman niyo po na dumating kami? Kaya nga ako nandito eh. O, kamusta ka naman? Okay naman po. Inalagaan ako ni Lola sa States. Mabuti naman. Andiyan ba siya? Ay, oh, sige, tatawagin ko lang si Lola. Hindi na kailangan. Ma, ba't ka nandito? Nabalitaan ko kasi na dumating ka. Gusto ko itang makita. Miss na miss na kita, Mama. Malaki ang kasalanan mo sa akin. Mama, baka pwedeng magbati na tayo. Ang tagal na lumipas nung panahon na yun, di ba? Siguro nga. Pero yung sakit ng ginawa mo sa akin, nandito pa rin. Ganun pa rin kasakit. Mama, baka pwedeng tanggapin mo na lang yung desisyon ko. Alam mo ba, may apo ka na, Mama. Napalitaan ko nga. Ayaw mo ba siyang makita? Handa mo na bang iwan ang Mariong yan?
Kung ganun, ayoko rin makita ang anak mo. Dahil habang nandiyan pa si Mario sa buhay mo, hindi kita anak. Saging! Pwede pantawid gutom. Father Paul, eh, pangatlong beses mo na sinabi sa amin yan eh. Pangatlong saging mo na rin yan. Hindi na ata pantawid yan. Abay, pang-over the backup na ata yan, Father. Ikaw naman kasi, ang sasarap ng mga binibili mong pagkain, Father Jose. Ito talaga si Father Paul, sumisip-sip pa. Tay, nakalimutan kong bumili ng karne. Teka, sasaglit muna ako sa palengke. Father Jose, ako na lang. Baka pagod ka na eh. Sigurado ka ba? Oh, ako na lang. Oo, oh, sige, sige. Ito, sige, pambili ng giniling. Dali mo na lang lahat. Okay. Ha? Father Paul! Father Paul! Santino? Pupunta ka doon po ng palengke? Oo eh, may nakalimutan bilhin si Father Jose. Pwede po ba akong sumama? Sama ka? Oo, tara! Tara! Tara po! Tara! Wow! Ganda naman ang laruan mo! Ibigay sa akin ng mga kuya ko. Gusto mong ermen? Papayro mo talaga ito sa akin? Sige! Oo. Ooh! Steve! Sige, laruin mo lang. Sabi ng ganyan pa siya, ha? Ayos, no? Anip! Anip! Ayos, ha? Maganda, maganda? Sobrang ganda. Hindi pala kayo nag-ayos. Akala ko pa naman eh, napatawad ka na niya. Hindi, Mario. Ganun pa rin siya. Hindi pa rin siya nagbabago. Kahit yung apo niya, ayaw niya makita. Sabi niya sa akin, hanggat asawa daw kita, hindi niya ako mapapatawad. Ibig sabihin, kahit si Joy, niya kaya ito rin na apo. Pati ba naman ang bata ay dadamay niya? Naman siya. Kaya na lang natin, Mario. Kung hindi man ngayon, siguro... Siguro balang araw. Santino! Santino, anak! Santino! Father Jose, sumama po kay Father Paul pupuntang palengke. Namili yata para sa lulutuin mo. Sumama kay Father Paul? Hindi na naman nagpaalam yung batang yun sa akin. Ano ka ba naman, Father Jose? Safe na safe si Santino, no? Laki kaya ng katawan ni Father Paul. Magaling na bodyguard yun. Ano, gusto mo sumali dyan? Hindi po. Ayaw mo? Ba't ayaw mo? Father Paul! Si Kuya Paco, oh! O, si Paco nga, no? Kuya Paco! Kuya Paco! Ang ganda naman ang laruan mo! Santino, bibili lang ang banana kyo, ha? Sige po! Ay, hindi sa akin to. Akin yan. Ako si Ryan. Ganda naman ang laruan mo. Kaya pa ako, gusto ko banana kayo? Sige, hindi. Sige ah. Sige ah. Sige, pa ako, kuha kita. Alam mo, madami pa akong ganyan laruan doon sa bahay namin. Gusto mo maglaro tayo? Saan ba kayo nakatira? Doon lang oh, sa kabilang kanto. Tara, laro tayo, sige, tara. Tara. Marami pa akong ipapakita sa'yo ganito. Iba-ibang kulay. Ang dami pang nagagawa. Naga? Oo. Surami pa dyan? Oo, bibigyan kita kung gusto mo. Ilan ba gusto mo? Tatlo. Tatlo. O sige, bibigyan kita. Madami yun eh.
Ay! Naku, Father! Napasag mo! Lagot ka kay Santino yan! Bitawag niyo si Santino! Sinitanda niyo si Santino, ha? Bakit, Father? Ay! Masama yung utok ko. Paano kung ang tahimik na mundo ni Santino ay biglang ipagkakait sa kanya? Babasagin ng ingay at gulo ng Maynila. Simula ngayon, kalimutan nyo ng mga pamilya nyo dahil si Tatay Ben ang magiging tatay nyo. Isang bagay lang ang gagawin nyo rito. Yun ay mamalimos. Walang tatahas. Paliwanag ka! Papasukin niya ang buhay kalye at mundo ng panlilimos. Paano niya haharapin ang mga bagong hamon? Isang matinding pagsubok sa pagkatao ni Tatay Ben. Malilimos lang kami. Alam mo ba, maraming mag-asawa, maraming pera, pero wala ka na. Yun ang gustong-gusto makabili ng bata. Katulad mo. Abangan si Johnny Delgado sa May Bukas Pa.